sa kanyang tinig at tindig. Maraming kababaihan ang kinilig noon sa boy next door charm ng mga awit, aktor at host na si Richard Reynoso. Alamin natin ang kwento ng kanyang tunay na buhay. Ang katotohanan ay mahal pa rin kita. Isa siya sa mga pinakasikat na singer ng mga movie theme noong dekada 90. At ang kanyang mga kanta, kadalasan ay most requested song sa mga radio station. Siya si Richard John Pemiliano Reynoso, o mas sikat sa pangalang Richard Reynoso. Pero ngayon, ang kanyang boses, hindi na sa telebisyon at mga pelikula maririnig. Kundi, sa bingguhan. G49. Bakit ka nawala? Bakit, masasabi mo bang it was a personal decision na magpahinga? O tingin mo dumating na rin yung panahon na tao na yung nagsabi na kailangan mo na magpahinga? I would say probably personal, kasi 95 ay nalaman namin, back in 95 nalaman namin na ang father ko ay nagkaroon ng cancer. Lung cancer. Na eventually yun na naging reason ng kanyang pagpanaw. We lost him nung January 11, the day before my brother's birthday. Sakit pa. Since then, nung mawala siya, hindi na rin ako nagkaroon ng ganang bumalik. Dito sa Barangay Bangkal, sa Makati City namin natagpuan si Richard Reynoso. Ang 5-story residential building na ito ang naging katas daw ng kasikatan at pagsisikap niya sa showbiz. 2 taon rin daw naging depressed si Richard Reynoso. Pinili niyang lumayo sa kinang ng show business para mamuhay ng tahimik at para magkaroon ng sariling pamilya. Nagpakasal sa isang flight attendant si Richard at 2 na ang kanilang mga supli. Sa edad na 41, kontento raw siya sa kanyang buhay. Paano nag-umpisa yung pelikula? Actually, I became a TV host first. Okay. Actually, game show host. Dumating sa akin ang time na I was about to guest in a show, nakita ko si Armida Sigion Reyna. Inimbita niya ako mag-guest sa Awitan Kita. Ako naman, out of the blue, nagmamadali lang ako noon. Opo, sige, tita, anytime. Crowd drawer, yeah. Bukod sa talagang kon, yung gandang Pilipino siya. Talagang gandang height. Saka masipag din. And when he went into showbiz, of course, very popular then. Hindi ko kaya limutin kita. Naging instant hit ang Hindi Ko Kaya na kanta ni Richard. Oh, ano ba? Hanggang sa sumali na rin siya sa mga pelikula. Buti na lang dumating ka. Ang hirap pagka ako lang lalaki dito eh. Ang mami nagpapanik. At TV shows. Dahil sinabi lang sa'yo na sila yan. Huwag kang mainip, Joanne. Don't bother, he's here. Naging co-host din siya ng GMA Super Show kasama ni Kuya Herman Moreno. Alam mo naman ako, ang lakas ng vibration ko nung araw eh. Kung inaakala ko makakatulong sa show, why not? So nung kinausap ko ang butihin niyang ama, at ganun din si Richard, eh hindi naman ako nakarinig ng pagtanggi. Yan ang kaya naman sa lahat ng mga tao, even the parents, even the talents, especially during the time of Dutch entertainment. Richard Reynoso! Sa gitna ng kasikatan ni Richard Reynoso noon, naramdaman daw niya na ang buhay showbiz niya ay magiging panandalian lamang. Ayun, curious lang ako ha. Gaano kalakas ang kita ni Richard Reynoso nung kasikatan mo? Nung time namin, probably I would, in a year, 1 million. Richard, nung iniwan mo yung show business, may mga dumating bang panahon na pinroblema mo ang pera, saan ka kukuha ng pantutsos sa pangangailangan mo? During my heydays, na lumalabas yung mga album ko, may mga projects ako, may mga provincial shows ako, inipon ko siyang lahat kasi I was worried about the rainy days. Natatakot ako na baka bigla na lang yung mawala
itinabi ko siyang lahat at ipinundar ko para dumating man yung time na mawalan ako ng trabaho. Ang ambisyon ko lang is to sit back, relax, tingnan ko yung pinanggalingan ko, titignan ko kung saan ako pupunta, titignan ko kung asan ako ngayon, panonoorin ko yung mga dati kong movies na ginawa, shows, or pakikinggan ko yung albums ko, and say, I did my part. So ano pa ginagawa niya ngayon? Nasa na nga ba? Game show host, tell us about it. I work sa isang company na as a bingo master. Apat na taon ng bingo announcer si Richard sa isang malaking gaming company. Tatlong beses sa isang linggo ang kanyang trabaho. Kung minsan, ginagamit pa rin niya ang pagkanta. Lalo na kung nakakansyawan siya ng mga nanonood. Dahil hindi naman daw kasing demanding ang trabaho niya ngayon kumpara sa showbiz noon, marami daw siyang oras para sa pamilya. Kaya't medyo wala pa sa isipan niya ang magbalik sa iniwang industriya. Sa tingin mo ba, lipas na rin ang panahon ni Richard Reynoso? I would love to go back to TV again. I would love to go back and host again. It's something that ang feeling ko kasi I meet interesting people through that. Doon ako nakakakuha ng strength. Doon ako nakakakuha ng ideas. Doon ako nakakakuha ng inspiration. Nawala man si Richard sa harap ng kamera. Sa ibang entablado naman niya na ipapakita ang kanyang kakayahan bilang entertainer. Hindi ko kaya ang limutin kita. Masdan mo lumuluha ang aking mga mata. Pilitin ko man ako'y nasasaktan. Ang katotohanan ay mahal pa rin kita. Salamat, thank you. Kailan ba? You're welcome. Sumipa. Richard, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ano sa tingin mo yung aral na ibinigay sa'yo ng kwento ng buhay mo? More than anything else, I have to touch people's lives. Alam mo, doon sa trabaho ko ngayon, isa sa mga sinasabi ko, lalo na kung may baguhan kami kasamahan doon, lapitan mong mabuti, get to know each and everyone. Lahat yan, wala pong aksidente. Lahat yan, every now, minsan sa isang, may rason kung bakit kayo kailangan magkita. And eventually, these people will be your strength, pagkukuhanan mo, balang araw. Paano paraan, hindi natin alam. Pagka nawala ka na talaga sa mundo, magsasabi sa'yo, ay, one time nakilala ko yung mabait. Isa siya sa pinakakilalang manghula sa showbiz. Pero ngayon, hindi na raw mga artista ang kanyang hinuhulaan. Sa halagang 100 piso, huhulaan ka na raw niya. Totoo nga ba ito? Alamin ang buong kwento sa susunod na Biyernes dito sa Tunay na Buhay. Iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan at kapunutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa Tunay na Buhay.